Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahit kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang gabi sa lahat ng mga avid listeners, subscribers at lahat ng mga admin o bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales. Palagi ako nakikinig dito sa inyong channel kahit na hindi ako madalas mag-comment sa inyong mga videos. Ang kwentong aking ibabahagi ay ang aking karanasan sa aming lugar at sa isang kumbento. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Morgan. Tumutulong ako sa aming kumbento bilang tulong sa pagpapaaral sa akin ni Father Arnel. Araw-araw akong kumikilos kahit na tumututol sila at hindi naman daw kailangan. Pero gusto ko na maibalik kahit papaano ang tulong na ibinibigay nila sa akin at sa aming pamilya. Kalimitan ay maaga akong natatapos sa aking mga ginagawa sa kumbento at sa aking paglilinis. Pero hindi na iiwasan na paminsan-minsan ay inaabot ako ng dilim at hating gabi. May nakilala kong isang seminarista na itago na lang natin sa pangalang Michael. Halos kaidaran ko din siya pero bago at kapapasok pa lamang niya. Malimit ko siya nakikitang nag-iisa at hindi nakikihalubilo sa mga taong nasa kanyang paligid. Tahimik at parang palaging malalim ang kanyang iniisip. Maputi, singkit, matangkad at maayos manamit si Michael pero sadya yata talagang mapag-isa lang siya at hindi basta-basta nakikipag-usap. Pagkagaling sa eskwelahan ay dumediretso ako sa kumbento para tumulong sa mga gawain na kung may kailangan linisin at ayusin. Inabot ako ng pasado alas 8 ng gabi at patapos na ako sa paglilinis nung may mapansin ako na dumaan sa may pintuan ng altar. Medyo madilim na ang hallway dahil maaga natutulog ang mga tao doon. Pero may mga mangilan-ngilan na gising paminsan kapag mga namamanata o may fasting. Nakatingin ako sa may pinto at iniisip kung may dumaan ba talaga o namalikmata lamang ako. Para masigurado ay naglakad ako sa gawin ng pintuan at sumilip sa hallway kung meron ba akong makikita na naglalakad papalayo. Ngunit wala naman akong nakita pero may naririnig ako mga yabag ng paa na tila ba naglalakad papalayo sa kung nasaan ako. Ipinagkibit balikat ko na lamang iyon at bumalik na sa aking ginagawa para matapos kaagad at na makauwi na ako sa aming bahay. Halos nasa likod lang naman ng kumbento ang aming bahay kaya okay lang kahit na inaabot ako ng gabi paminsan-minsan. Naglalakad na ako palabas ng kumbento nung may mapansin akong isang tao na nakatalikod sa may dulong bahagi ng Grand Pasyo at tila may kinakausap dahil narinig ko itong nagsasalita. Hindi ko nga lang maintindihan kung ano ang sinasabi nito dahil may kalayuan ito sa kung nasaan ako. Tutuloy na sana ako sa paglakad palabas nang mapansin ko na ang kinakausap ng tao na nakatalikod sa akin ay isang itim na aso na medyo may kalakihan. Tapos ay tinignan ko mabuti at inaninagan kung sino yung nakatalikod. Napukurap-kurap pa ako hanggang sa masigurado ko na si Michael yung tao na nakatalikod sa akin na nasa dulong bahagi ng Grand Pasyo. Mas gusto pala nito na nakikipag-usap sa mga hayop kaysa sa mga tao. Napailing na lang ako nung oras na iyon at naglakad na palabas. Pagka-uwi ko sa amin ay kumain ako kaagad at naghanda na upang matulog. Papasok na ako sa aking kwarto nung makasalubong ko ang mama ko sa aming sala. Sinabi nito na iwasan ko daw muna ang magpaabot ng dilim sa labas kahit na malapit lang ang kumbento sa aming bahay dahil may bali-balita daw na kumakalat sa aming lugar na may mga namamata ang aswang sa paligid lalo pa at kapag malalim na ang gabi. Nagtaka lang ako sa sinabi ni Mama at isa-isa niyang ibinalita sa akin ang mga kumakalat na kwento.
Nung isang gabi daw ay may isang tricycle driver na pauwi na sa kanilang bahay galing sa kanyang pamamasada ang hilarang ng tatlong malalaking itim na aso sa daan. Hindi daw normal ang mga iyon dahil masyado itong malalaki. Nanlilisik ng husto ang mga kulay pulang mga mata, sobrang matutulis ang mga ngipin at mga naglalaway na parang mga gutom na gutom. Idiniretso daw ng tricycle driver ang kanyang minamaneho at laking gulat daw nito nung bigla itong lumundag sa gilid. At hindi pa nga siya nakakalayo ay nakita niya sa kanyang side mirror na mabibilis itong tumatakbo at humahabol sa kanya. Pero pagdating daw ng driver sa tapat na kumbento ay bigla na lamang nawala ang mga ito. Ang isa pa sa mga balita ay isang nagtitinda ng balot at penoy ang napadaan sa aming lugar. Habang sakay daw ng kanyang bisikleta ay may napansin itong isang malaking itim na aso na tumawid sa kalsada papunta sa gilid kung saan mayroong isang malaking puno. Pagpunta umano daw ng aso sa likod ng puno ay wala pang isang segundo na may lumabas na isang lalaki na galing mismo kung saan dumaan yung malaking asong itim. Tinawag daw nung lalaki yung magbabalot pero nakaramdam na kaagad ito ng takot kaya nagmamadaling pinedal ang kanyang bisikleta palayo doon sa lugar kung saan nakatayo yung lalaki. Habang nagpipedal daw na mabilis yung magbabalot ay lumingin ito sa kanyang likod at ganun na lamang daw ang sindak nito nung makita yung lalaki na nakaliyad habang ang mga kamay ay mga nakataas. Nanlalaki din daw ang mga mata nito na kulay pula at mga nanlilisik. Agad din daw nitong napunan ang balat nito na parang tinutubuan ng mga makakapal na balahibo na kulay itim at ang mga kuko na bigla na lamang humaba ng gusto. Nung may madaanang bukas sa tindahan ang nagtitinda ng balot, ay tumigil siya at ikinuwento ang kanya nasaksiyan sa bantay ng tindahan. Kaya agad din kumalat sa aming lugar ang balitang iyon. Ang isa sa mga balitang nagpataka ng husto sa akin ay mayroon daw malalaking itim na aso na makikitang lumalabas ng kumbento ng alanganing oras o na madaling araw. At kapag papasikat na ang araw ay makikita mo ulit ang mga ito na papasok sa loob ng kumbento na akala mo ay doon mga nakatira. Dahil sa palagi ako nandoon ay nakakasigurado akong walang may nag-aalaga ng itim na aso doon sa loob. Maliban na lang doon sa isang nakita ko na kasama ni Michael, pero isa lang iyon at hindi tatlo. Sumang-ayon na lang ako kay Mama at sinabi na iiwasan ko na magpaabot ng dilim sa daan para hindi na ito mag-alala pa. Dahil sa mga ikinuwento niya ay sinigurado kong nakalak ang aming mga pintuan at nakasarado ang lahat ng aming mga bintana. Pagkatapos ay agad na din akong pumasok sa aking kwarto at humiga. Bago ako antukin ay nagpapatugtog muna ako sa aking cellphone ng mga paborito kong banda. Sumasabay pa ako sa liriko ng kanta nung gabing iyon nang bigla akong may marinig ng mga kaluskos sa labas ng aming bahay. Nung una ay nagtaka pa ako kung ano iyon at kung sa loob ba ng bakuran namin iyon o sa labas na mismo ng aming bahay. Dahan-dahan kong hininaan ang aking cellphone at nakiramdam sa kung ano iyong kumakaluskos sa labas ng aming bahay. Sigurado ako na hindi si Papa, si Mama o yung bunso kong kapatid iyon. Si Papa kasi ay maagang natutulog dahil maaga din itong pumapasok sa trabaho. Si Mama na lang ang naaabutan ko nagising pa sa amin kapag umuwi ako ng gabi. At isa pa, nagsabi na ito kanina na matutulog na din daw siya. Maingat akong bumangon sa aking pagkakahiga at umupo habang pinapakinggang mabuti yung kaluskos na narinig ko. Sakto lang kasi ang laki ng aming bahay kaya madidinig ka agad ang mga ingay sa paligid. Lumabas ako ng aking kwarto at pinakinggan kung sa likod bahay ba namin ang gagaling yung ingay o sa harap ang bakuran namin. Sarado na ang ilaw sa bahay namin nung oras na iyon at hindi ko na binuksan dahil papasok ang liwanag sa kwarto nila Mama at baka magising pa ang mga ito kapag ginawa ko iyon. Lumapit ako sa kusina at sinilip ang aming bintana pero wala akong makita kung kaya dahan-dahan akong naglakad papuntang sala
at maingat na hinawi ang aming kurtina sa bintana. Pagkasilip ko ay agad ko napansin ang isang itim na aso na nasa tapat ng aming gate at parang may inaamoy. Hindi naman mismo sa tapat ng gate namin mismo, pero nasa kalsada siya na halos malapit lang sa aming gate. Nakasilip pa din ako sa aming bintana at nakatingin doon sa itim na aso. Nang biglang sumulpot sa kung saan yung dalawang lalaki at tumigil sa kinatatayuan ng aso. Agad kong napansin sa kanila yung pagsinghot-singhot nila sa hangin na akala mo ay may mga inaamoy na kung ano. At ang kanilang mga ulo ay bumabaling-baling kung saan sila umaamoy na parang mga hayop. Maya-maya lang ay biglang tumigil ang mga ito sa pagsinghot sa hangin at pagbaling ng kanilang mga ulo at biglang mga nagkatinginan. Hindi ako nagmumura mga ka-creepy tales pero walang jo. Naranasan nyo na ba yung para kayong mga aatakihin sa sakit sa puso dahil sa sobrang kaba at takot? Ganon ang naramdaman ko nung dahan-dahan lumingon sa aming bahay yung dalawang lalaki, pati yung malaking itim na aso. Hindi ako sigurado kung nakita nila ako dahil madilim ang loob ng bahay namin at hindi naman ako nakasilip ng gusto. Mga mata ko lang ang nakadungaw. Ilang minuto silang nakatitig sa aming bahay at halos ganun din ang pagkakapigil ko sa aking hininga at ang hindi ko pagkilos. Kinakabahan kasi ako na baka pag huminga o kumilos ako ay malaman nila kung nasaan ako o baka malaman nila na nandoon ako at nakasilip sa kanila. No, sigurong mapansin nila na wala namang gising sa amin ay bumaling na ang kanilang paningin sa ibang direksyon. Nakatingin pa din ako sa kanila at halos lumuwa ang mga mata ko nang maglakad ang mga ito papalayo pero mga nakaliyad ang kanilang mga katawan. Gamit din ng dalawang lalaki ang kanilang mga kamay sa paglalakad at kapansin-pansin din na mabibilis ang pagkilos ng mga ito. Wala na sila sa aking harapan pero ako ay nakatuyo pa din at sobrang tigagal at hindi makapaniwala sa aking mga nakita. Nung mahimasmasan ako ay agad akong pumasok sa aking kwarto at pinilit na makatulog. Kinabukasan ay agad kong ikinuwento kina Mama ang nangyari at ang mga nakita ko. Si Mama ay naniniwala sa mga multo, aswang, engkanto at kung ano-ano pa dahil sa lumaki ito sa lolo at lola ko sa kanilang probinsya na usong-uso ang mga katatakutan at kababalaghan. Sinabi nito na doblehin ang pag-iingat lalo pa at hindi lang isang aswang ang gumagala sa aming lugar. Wala akong pasok nung araw na iyon kaya pagkatapos ko mananghalian ay agad na ako nagpunta sa kumbento. Tumulong ako sa mga gawain at paglilinis. Nagwawalis ako na makita kong dumaan si Michael. Na-curious ako kung saan ito pupunta kung kaya sumilip ako. Naglalakad ito papunta sa dulong bahagi ng hallway at nakita ko na mayroon dalawang lalaki na nasa dulo at mga nakatayo na tila siya ang hinihintay ng mga ito. Alam ko na hindi seminarista ang dalawang iyon kaya naglakad ako papalapit sa kanila. Habang palapit ako ay unti-unti kong narinig na parabang mga nag-uusap ang mga ito. Napatingin ako dun sa dalawang lalaki at nagtaka ako ng husto dahil pakiramdam ko ay pamilyar o nakita ko na ang mga ito. Tinawag ko si Michael at tila nagulat pa ito o na napalingon sa akin. Napaatras ako dahil mapupula ang mga mata nito at sobrang nanlilisip. Napatingin ulit ako sa dalawang lalaki at ganun na din ang kanilang mga mata. Doon ko din napagtanto na kaya sila pamilyar ay dahil sila ang nakita ko na nasa tapat ng aming bahay. Si Michael naman ay biglang umisi na akala mo ay isang demonyo at sumenyas na huwag akong maingay. Ako naman ay napatigil sa aking kinatatayuan. Mabilis itong naglakad sa kinaroroonan ko nang makalapit ito ng tuluyan sa akin. Ay bumulong ito na kapag nagsalita o kapag may pinagsabihan ako na kahit na sino ay babalikan nila ako pati ang buong pamilya ko. Natigagal lang ako sa takot at nervyos kasabay ng napakabahong amoy na pumapasok sa ilong ko na halos magpabaliktad sa aking sikmura. Hindi ako nakasagot kay Michael at mabilis din itong naglakad pabalik doon sa dalawang lalaki na mga nakangisi na nakakaloko.
Ilang araw ang pinalipas ko na hindi ako nagpupunta sa kumbento. Hanggang sa nabalitaan ko na lumabas na daw si Michael at hindi na magtutuloy. Natigil na din ang mga nakikitang mga aswang dito sa amin nung nawala siya. Hanggang ngayon ay hindi na ako nagpapaabot ng gabi sa daan at paminsan-minsan ay may mga naririnig pa din akong mga kaluskos sa labas ng aming bahay. Kaya mag-iingat tayong lahat dahil kahit kumbento ay kaya na din nilang pasukin. Maraming salamat sa mga nakinig at may God bless us all. Morgan. So bago po natin tapusin ng tuluyan, ang video na ito ay isang mabilisang shoutout po muna muli dun sa mga nag-comment sa ating last video at sa ating mga new subscribers. So umpisa na po natin. Shoutout po to these following people. Kay Raven Push, wag puro kill. O wag puro kill ng kill, push din. Hello din po kay Harold Clubs na nagtatanong kung paano daw ba maging kalahi nila ng mga aswang. Huwag nyo na puntang kain, boss. Mahirap yata. So, hello din po kay Sashimi. Ang sabi niya po ay, ang laki ng improvement ng channel mo dahil nakikinig ka sa mga suggestions ng mga viewers mo. Keep it up and more power sa iyo channel. Maraming salamat po, Miss Sashimi. Makakaasa kayo na mas pagbubutihan pa namin sa susunod. Hello din po kay Belsky? Sabi niya, anong klaseng aswang yan na buo pero may pakpak? Sa mga nabasa ko po sa comment, Miss Bells, ang mga ganong aswang daw ay wak-wak. Yung buo pero may pakpak. Yun yung sabi ah. Hello din po kay Miss Caitlin Ia Mendez. Sabi niya, thanks for the wonderful story from Abu Dhabi. Love lots, boss. Hello po, Miss Caitlin Ia Mendez. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa PCT. Pinoy Creepy Tales Channel. Ingat po kayo palagi dyan sa Abu Dhabi. God bless you always po. Hello din po kay Miss Annalyn Velasco. Ang sabi niya, siya ay isang new listener. Salamat sa magandang kwentong katatakutan. Nawala yung inis ko sa kapitbahay ko. Sana yung kapitbahay ko na lang ang habulin ng manananggal. Grabe naman po yan. Pero may point po kayo, masarap talaga ipahabol ang mga kapitbahay ng mga chismosa sa manananggal. Hello din po syempre dito kay Miss Addict Sayo na palaging nakasubaybay sa ating mga stories, avid listener and supporter. Ingat po kayo palagi, Miss Addict Sayo. Hello din po kay Boss Haruko Moto. Kamusta po Boss Haruko? Ingat po kayo dyan palagi. Salamat sa pagsuporta dito sa ating channel. Hello din po kay Miss Maria Pumoto ng Japan. Hello Miss Maria Pumoto, maraming salamat po sa pakikinig dito sa ating channel at sa pag-subscribe. Ingat po kayo palagi at God bless you always po. Sino pa ba? Kay Miss Haikyu, sabi niya, ha 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 ha. Gosh, I was loving so hard at the end of the story. Love the PS of Joanna for the manananggal. Thanks for this PCT. God bless you always. Maraming salamat din po, Miss Haikyu. Sana po patuloy nyo pa rin suportahan itong PCT or Pinoy Creepy Tale sa mga susunod pa na ating stories na ibabahagi o isishare. Hello din po kay Miss Marites Taberna. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Miss Yumiko Lakshmi Lahom na isa sa mga avid listeners and subscribers po nitong PCT. Syempre kay Boss Wilben Jeronimo. Kamusta kayo Boss Wilben? Ingat po kayo palagi. God bless you always po. Hello din po kay Skinny Me Rap World. Sabi niya, shit. Oops, bawal magbura. Nakakatakot pero natatawa ako kay ate. Cool na cool pa rin kahit kakainin na naman nananggal. Nako boss, love trip yan. Lalo na dun sa story na Maynila sa hating gabi. Ang dami niyang hugot. Hindi mo alam kung saan ba siya galit dun, sa aswang ba o sa mga chismosa. Hello din po kay Maymay ako. Ingat po kayo dyan palagi, Miss Maymay. God bless you always po. Salamat sa pag-subscribe dito sa PCT.
Siyempre kay Miss Marites Guevara na always nakikinig sa ating mga stories, laging ano ba dito? Laging nakasupport sa mga binabahagi nating kwento. Ingat po kayo, Miss Marites Guevara. Sino pa ba? Kay Boss Dylan Cruz, sabi niya maganda ang mga stories kaso ang hina ng boses niyo kapag nagkukwento na kayo. Pasensya na po, Boss Dylan Cruz. Yung mga lumang stories talaga namin is talagang mahina yung boses ng narrator. Pasensya na po. Pero itong mga updated na videos, mas nag-improve na po siya compared dyan sa mga luma. Siyempre, hi din po kay Miss Maria Victoria Mercado Gonzalez. Ang ganda ng pangalan. Hello po. Ang sabi niya na story, thanks po. More power and God bless. Thank you po, Miss Maria Victoria. Ingat din po kayo dyan and God bless you always. Siyempre, dito kay Miss Alnaira Kibao. Sabi niya, first time ko mainis dito sa mga ads na lumalabas, yung tipong mas halos 5 minutes ako naghihintay bago matapos. Okay, sana ko naiintindihan ko, pero take note sir, hindi ako nag-skip ng ad para sa inyo. Maraming salamat po, Miss Alnaira. Sobrang na-appreciate po namin yan. Pasensya na po kayo sa mga ads at maraming salamat din sa hindi nyo pag-i-skip. God bless you always po at salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating channel. Hello din po kay Miss Sweet Lady Centeno. Ang sabi niya, hello po sa lahat at sa iyo po, Sir Narrator. Kakatuwa po kayo magkwento, walang boring moments. Thanks po. Maraming salamat po, Miss Sweet Lady Centeno. Talagang mas pinagbubutihan pa namin sa mga bawat kwento na ibinabahagi namin sa inyo. Sobrang nakakatuwa kasi na-appreciate niyo po. God bless you always po, Miss Sweet Lady Centeno. Hello din po kay Miss Mary Grace Sara P. Andales. Sabi niya, hahaha, nakakatuwa yung PS niya. PS? PS niya. Oo nga po, Miss PS. Miss Mary Grace, kasi love trip to niya si Sender. Ang dami niya laging hugot. Tapos yung mga PS niya talagang swak na swak eh. Hello din po dito sa Chinese, kasi yung pangalan hindi ko maintindihan eh. Basta dun sa may Chinese yung character nung pangalan sa YouTube niya. Hello po sa inyo, ingat po kayo dyan. Hello din po kay Boss Ekong 202 Kalataraba. Sabi niya, salamat sir, nabanggit mo name ko. Share ko na po, salamat sa kwento mo. Kakatanggal pagod, parang nasa Pinas lang, from Singapore. Tama ba yung SG Singapore? Ayun. Maraming salamat po, Boss Ekong 202. Sobrang nakakatuwa po na kahit papaano ay nakakatulong kami sa pagkaibisan ng homesick nyo dyan sa ibang bansa. Ingat po kayo palagi dyan sa Singapore. God bless you always po. Hello din po kay Marian Herlihy. Yun from London. Sabi niya, thanks sa lahat sa shoutout nyo, subscriber here. Mabuhay kayong lahat dyan sa Pinas from UK. Tubong probinsya din ako sa Mindanao at madami akong experience tungkol sa mga aswang. Muntik na nga ako na biktima noong bata pa ako sa kasamaang palad. Ang aking bunsong kapatid, dula namin, ay nakuha nila kaso wala naman kaming ebidensya. No skipping ads here, sana makatulong sa channel nyo. God bless. Maraming salamat po, Miss Marian Hurley. Hihintayin po namin yung kwentong i-share nyo dito sa ating channel. Ingat din po kayo dyan sa UK. Bali may tita po ako, may relatives ako sa Warwickshire po siya. Wala, sure ko lang. ingat po kayo dyan sa UK. God bless you always po, Miss Marian. Patuloy lang po dito sa pag-support sa ating channel. Hello din kay Pretzel Gutierrez. Maraming salamat, Boss Pretzel, sa inyong patuloy na pag-support dito sa ating channel. Tsaka dun sa dalawang batang pogi na kasama mong makinig dito. Sino pa ba? Hello din syempre kay John Reniel Zacate. Sabi niya, hello boss, listening na po idol, more power to your channel. More power din po sa iyo, Boss John Reniel Zacate. Ingat kayo palagi dyan, God bless you always po. At salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa PCT. Siyempre, kay Miss Sonia Martija, sabi niya, good evening sir, walang manok na lumilipad sa lampas bahay. Pwera na lang kung may manok na mga pahay lilipad talaga ng mas mataas. Oo nga naman, wala talagang manok na lumilipad ng lagpas ang bahay. Salamat sa information, Miss Sonia Martija. Ingat po kayo dyan palagi. God bless you always po. Kay Boss Marvin Lianita. Sabi niya, mamatay ng mga chismoso at chismosa. Hintay lang kayo.
Grabe ka, Boss Marvin. May pakinabang naman sila kahit paminsan-minsan. Katulad na nangyari kay Sender Joanna, di ba? Maraming salamat, Boss Marvin. Ingat at God bless you always po. Hello din kay Miss Krish De La Cruz. Salamat po sa pag-suporta dito sa PCT. Kay Miss Shiana Lynn Bermejo. Kay Miss Vilches, hello po Miss Vilches. Sabi niya, nakakawala ng stress makinig sa inyo. Maraming salamat po Miss Vilches. Thank you po. Thank you talaga. Sana po patuloy lang kayo sa pag-suporta dito sa Pinoy Creepy Tales. God bless you always po. Ingat po palagi dyan. Hello din po kay Boss Donna May. Sabi niya, sabi nga nung kapitbahay namin, sobrang pangit daw nung aswang. Eh, kaya nga po pinagbe-makeup ni Joanna yung manananda. Kasi ang pangit daw talaga ng itsura. So, maraming salamat Boss Donna May sa pagkikinig sa ating mga story. Sana po patuloy lang kayo sa pag-suporta dito sa PCT. God bless you always po. Siyempre, kay Miss Teen 019, hello po sa inyo dyan. Ingat po palagi. Kay Gray Sama, sabi niya, confused, nakaka-confused daw, malakas malapit. Ano ba daw talaga? Malakas malayo o mahina pag malapit? Parang ang sinasabi kasi ni Boss, yung tungkol sa mga aswang. Yung tik-tik ba? Kapag malakas yung tunog, patay ko na confused. Pag malakas daw, nasa malapit. Pero kapag malayo, ewan ko, basta. Kayo na po bahala mag-isip nyo. Hello din po kay Boss Francis James Macmillan. Sabi niya, oy, present ako, 37 views. Maraming salamat Boss Francis James sa patuloy na pagsuporta dito sa PCT. Penging Munggo, kaming mga admin dito. Ingat po kayo palagi dyan. God bless you always po. Sino pa ba? Kay Boss Jalmer de Makuta. Sabi niya, may bago ba naman? Hehe. Hindi ako nahuli ngayon. Medyo okay na kasi pakaramdam ko. Salamat PCT. Boss Jalmer de Makuta, buti na ba at maayos na yung pakiramdam nyo? Bas patuloy, paggaling pa kayo lalo para mas okay. Hello din po dyan sa wife nyo na si Miss Sophia. Tama ba ako? Tsaka yung baby nyo na si Nash. Kung hindi po ako nagkakamali ah. Ingat po kayo at God bless you always po. Kay Miss Mary Ann Ordonez, sabi niya, present po, no skipping ads here, para naman kahit papano ay makatulong while listening sa magagandang istorya. God bless po. Maraming salamat po, Miss Mary Ann Ordonez. Sobrang na-appreciate po namin yan kapag talagang gusto niyo makatulong sa channel natin. Sana po patuloy lang kayo sa pagsuporta dito sa Pinoy Creepy Tales. Talagang sobrang thankful po kami sa inyo. God bless you always po, Miss Mary Ann Ordonez. Ingat po kayo palagi. Siyempre po, sa isang horror channel, ghost hunting channel, kay Daniel's Project, baka po pwede nyo supportahan guys. Subscribe po kayo sa kanya. Panood po kayo ng mga videos na isinishare or ina-upload niya sa kanyang channel. Kay Miss Andin Diestro, siyempre hindi natin pwede makalimutan yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Sana po huwag kayong magsawa. Ingat po kayo palagi. At syempre dun sa husband nyo na si... Namaya mababasa ko yun kung sino. Relax lang po kayo, Miss Andin. Hello din po kay Boss Pinoy Unknown. Subscribe po kayo sa kanyang channel, Pinoy Unknown. Horror channel din po. Support din po natin siya guys. Subscribe and nood or kinig po tayo ng kanyang mga stories. Hello din po kay Ment on Fire. Nabasa na natin lahat. So lahat po, maraming salamat. At sa mga new subscribers, maraming salamat din po. Sana po patuloy lang sa pagsuporta dito sa Pinoy Creepy Tales. Hanggang sa muling takutan po, mga ka-Creepy Tales. God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!